What's up mga ka-science go? Topic natin, paano mag-test ng RTC module or real-time clock using Arduino Uno. Bago lahat mga ka-science go, shoutout muna tayo sa mga bago kong subscriber at mga kaibiga kong tech vlogger. Shoutout kay Pons Tech, Rolex Repair. Shoutout kay Opsolon Responder, kay Aphrodite Mangilit. Shoutout kay Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Shoutout din, paki-subscribe na rin yung channel niya. Harris the Scientist, Therapist the Electromechanical, Rovit TV, Ralph Technical and Motovlogs. Shoutout, shoutout kay Nas Technician Life, kay Ate Vic. Shoutout kay Ma'am GD, kay Ma'am JDL Practical Tips and Others, kay Joe Babs TV, kay Novel Tech. Pa-subscribe na rin, papasyal ng mga channel nila, Katusok Marlon. Shoutout kay Adams. Shoutout din kay Darwin Tech. Shoutout kay Babyface Marco Francis 713 Mix Vlog. Shoutout din kay Kasabwat TV. Sa bago kong subscriber, Marvin Palitadat King. Kay Bong Electronics, shoutout din. Kay Tech Nicholas Vlog. Kay Kuya Ariel TV, shoutout. Paki-subscribe na rin yung channel nila. Elboy Rodriguez, George Luz. Kay Sersche Tech, shoutout. Kay Ryan Rositech, shoutout din. Kay Christian Palaming, kay Mojajos Technic, yan yung master natin sa group, sa Tronic Technician. Then Romeo Repairs, shoutout din, paki-subscribe na rin sa channel niya. Pagsubok, isa, dalawa, tatlo. Si Senior's One Kitchen, Green Apple Electronics, Fix and Review, paki-subscribe na rin. Shoutout kay Noel Tech, JNB Tech Electronics TV, kay Shider Electronics, kay Dave Electronics Repair. Shoutout din kay Marco Francis 713 Mix Vlogs, Joy Masoy TV, at kay D. Allen TV. Paki-support na lang yung mga electronic technician natin, mga tech vlogger natin. Paki-subscribe na rin sa mga channel nila. Thank you so much. Tapos na yung commercial natin. Start na tayo sa tutorial or testing natin. Ito yung materials na gagamitin natin. Arduino Uno, female to male connector, at yung RTC module. Take note mga ka-science ko, ang RTC module natin meron lang siyang 4 wire. Yung power supply niya 5 volts, yung VCC and ground, at yung communication niya, yung SDA and SCL pin. Coding na naman tayo mga ka-science ko. Arduino program, source code. Ito yung Arduino program natin. Open natin yung Arduino IDE. Open natin ang Arduino IDE. Open natin yung sample doon sa library ng RTC library. Ayan, yung DS1307. Open lang natin. Once na open natin, ito yung program. Napakadali lang itong program na to. I-discuss natin ng konti kung anong gagawin natin dito sa DS1307. Pag wala kayong library nito, i-attach ko na lang doon sa description para ma-download nyo yung library mismo, no? RTC Lib. And how to set or adjust the clock, ito yon, yung command na yun. Mamaya, i-adjust natin sa testing. And check natin kung Arduino Uno yung ano natin. Then, compile or verify, then upload natin doon sa Arduino.
eto yung wiring diagram natin. Hanapin nyo lang yung SCL, SDA, yung VCC at saka ground. Then connect natin doon sa 4 wire na male to female connector. Copyin nyo lang yung wiring diagram magmula doon sa Arduino Uno papunta doon sa RTC natin. Bali may 4 wires lang tayo. Connect natin sa Arduino Uno. Kikita nyo naman sa wiring diagram na naka-flash sa screen. Then, lagyan natin ang power supply. Connect natin yung USB. And serial monitor natin. Open natin serial monitor. Dun sa serial monitor, may nakita ang iba't ibang character. Bali, mali lang yung setup ng serial baud rate niya. Ngayon natin 57,600. Yan, nag-start na siya. Bali, April 30 ngayon, 2021. Friday. Ay, alisin lang natin ito, yung since midnight saka yung noon. Comment natin dun sa... O, alisin natin dun sa program mismo. Bali, kukunin lang natin dun sa serial monitor yung mismong date and time. Lagyan ko lang ng backslash, asterisk, at saka asterisk, backslash. Then, palitan ko lang yung delay every 1 second. Mag-a-appear yung display nung clock mismo. Then, upload natin. Serial monitor. Bali, ma-monitor na lang natin yung date and time na lang. Bali, mga ka-sans ko, nung ginawa ko tong video na to, yung date niya is April 30, 2021 at time niya is 10:27 AM. Eh, check natin yung system clock nung mismong laptop. Bali, ang date natin is April 30, 2021, 10:31. May lapse siya ng 4 minutes. Pwede na yun. May close natin muna. I-adjust natin yung time. Ilalabas ko lang yung command natin doon sa if statement para ma-adjust yung date and time. Comment out ko lang to. Yung RTC adjust the date 2014 January 21 at 3 o'clock AM. I-compile natin. Upload. And serial monitor. Tingnan natin kung nag-adjust. Ayan, nag-adjust siya January 21, 2014. Bali, ito yung pag-adjust ng time using this code or yung mismong program na to. I-adjust lang natin. Set lang natin sa desired date and time nung module mismo. Okay, next, ibalik natin sa dating date and time. Lalagay natin is April 30, 2021. At yung time is 9:37 and upload natin na natin kung mag-a-adjust. Ngayon nag-adjust yung date and time. April 30, 2021, Friday, 9:37. I-comment ko lang para hindi mag-adjust once na kinompile natin. Bali, kung hindi robot yung battery, continuous lang yung time. Kung ano yung sinet mo, yung pa rin yung time niya. Continuous yung running niya. Bali, April 30 pa rin, 2021, Friday, 9:37. Continuous yung running ng clock. Try natin bunutin yung power ng Arduino. Then, balik natin ulit. Tingnan natin kung nag-reset yung time. Kung nag-reset yung time, sira yung RTC. Kung hindi, yan. Hindi nag-reset yung time. Meaning, hindi low bat yung baterya niya or hindi sira yung
mismong RTC module. Hey, try natin itong isang RTC module natin. I-unplug ko lang, then ikakabit ko yung isang module. Kukonnect ko lang dun sa mismong Arduino Uno. And connect. Na-reset lang natin yung serial monitor and open na natin kung magrarana. Okay. RTC is not running. Hindi na-recognize yung Arduino yung real-time clock module natin. So, kaya ang gagawin natin, i-try ko lang i-verify or i-double-check yung wiring at yung mga IC niya kung intact pa rin sila. Ay, okay naman siya. Okay naman yung battery. I-reset natin ulit serial monitor. And RTC is not running again. Bali yung RTC module na to, either may sira siya or may mali. Try natin ibalik yung working na RTC module. Then reset. Okay naman siya. Okay yung isang module natin. Yung isang module lang ang hindi. May try natin alisin yung battery. Baka sa battery may problema. Ilinisin natin yung contact ng battery. Alisin lang natin using screwdriver. And then test natin yung battery. Baka low batch or battery empty na. Using multimeter, digital. And set lang natin sa voltage. Then using probe, check lang natin kung 3 volts siya. According naman dun sa multimeter, 3 volts. 3 volts naman. Almost 3 volts. Hindi pa naman low bat. I-try lang natin linisin yung RTC module. I-plug natin. Wala namang RTC module kaya wala siya. Na-recognize na RTC. I-try natin i-plug yung dininis nating sirang module. Plug natin. Yun, nag-reset siya ng January 1, 2000, Saturday. And reset natin. Na-reset siya. Yun, okay na siya. Parang na-set na siya dun sa tamang clock at saka date and time. Tamang date and time. Balik natin yung battery niya. Ito yung sirang module kanina or nagpa-malfunction. I-reset natin ulit, then open natin serial. Yun, running na yung mismong real-time clock natin or RTC module. Okay na siya. Bali, yung dalawang RTC module natin is working properly na. Using this code, you can adjust at saka test yung RTC module natin kung working siya. Kung na-adjust mo pa yung time, at the same time yung date. Eh, okay naman siya. Set lang natin ulit. Okay na. Okay na yung dalawang RTC module natin. Thank you so much for watching.